Ginalingan masyado nang naka-imbento ng kalan na ang gamit tubig. Water supplemented stove ang tawag, imbensyon ng mechanical engineer na si Rolly Palado Paho ng Butuan. Ito na kaya ang solusyon sa tumataas na presyo ng LPG at kuryente. Ang water, hindi po yan fuel. Kailangan po siya ng another source of energy para makonvert muna siya ng fuel. Kasi may certain level of temperature na ang water ay mabreak yung molecules into hydrogen oxygen. At that high heat condition, magiging fuel na yung tubig, magkasama na sila, kaya makakatipid po. Medyo komplikado, pero interesting, di ba? Okay, lalagyan ko na po ng fuel itong kanang tanke. Mas maganda po na punuin. Itong sa tubig, hindi kailangang marami. Dahil singaw lang po ang ating itutulong sa ating pongkalan. Itong sa fuel ang maraming bumba. Hanggang 80 kahit 100 walang problemang pagbubumba nito. Dahil kailangan pong mas malakas ang pressure sa fuel. Dito sa tubig, 50 na bumba lang po ang kailangan natin. Ito po yung ating gagamiting pang start ng apoy. Denatured alcohol. Kailangan maubos muna yung alcohol para talagang ma-sure natin na mainit yung burner. Buksan na po natin. Pwede na po isa lang yung ano. Kailangan mauna muna yung sa fuel. Kailangan siya ng mainit muna. Mga 4 minutes. So buksan na po natin ng kaunti yung ano, tubig. So yung tubig natin, dahan-dahanin lang po natin. Dahil singaw lang po ang ating kailangan dito. Ang init sa ilalim, yun ang ginagamit natin para sumingaw yung tubig. So dahil po, maintain po yung vacuum sa loob ng burner. Pag pinasukan mo yung tubig, maghahati po silang dalawa. Maliles po yung dami ng fuel. 4,000 pesos naman ang presyo na mabibili online. Medyo may kamahalan kumpara sa ibang kalan. Pero sulit naman daw sa matitipid mo sa gas. Presyo ng LPG, 600 to 700. Samantalang, ang paggamit ko ng water supplemented stove, ay maglalaro lang ng 250 to 300, mas makakatipid. October 2018, nang simulan ni Engineer Rolly ang pagbebenta online ng water supplemented stove. May 5 nang bumili sa kanya, tulad ni Alfred. Katipid, makakatipid ka talaga. Hindi nga raw maiiwasan na may magduda kung mabisa at ligtas gamitin ang kalan. Dati, may mga natatakot, bagong mukha, bagong gamit. Nagtatanong sila, baka sasabog daw. Binigyan ko naman sila ng assurance. So, wala naman po mga aksidenteng nangyayari na tumabog. Kapag marami na ang gumamit nito at magpasalamat sa akin na natulungan sila, malaking karangalan po yan na ako po yung nagpasimula sa bagay na ito.